Oh, ito yung problema ng piece wifi natin. Oh, kung sino yung naka-encounter na ganitong problem. Yan. So, ganyan po yung nangyari. Pag nag-insert money tayo, so ganito po yon. Insert money. So, ganyan po. And then, kusa lang nagki-credit. Yan. So, bago natin ipagpatuloy yung video natin, o yung hindi pa nakasubscribe, subscribe muna. Ayan. So, kusa lang siya magkikredit. Ngayon, so, ipapakita ko sa inyo kung ano ba talaga itong problema na to sa coin slot or sa system. Ayan. Bubuksan na natin yung piso wifi natin. So, gagawin natin, unplug natin itong wire. So, titingnan natin kung magkikredit siya. Pero kung hindi na magkredit, ibig sabihin, sira ito. Yan. Then, subukan natin kung magkredit. Insert money. So, ayan. Disconnect na po yung coin slot natin. Then, kusa pa rin nagki-credit. So, ibig sabihin, sira yung system. So, yun yung papalitan natin yung system. Siguro, mga 2 weeks na itong problem na to. So, ibig sabihin, yung nakakonect dito is 2 weeks na rin, free. Ayan. Papalitan natin ng SD card. Ito po yung SD card na ipapalit natin. O, bago itong SD card na to. Ah. Yan, naka-on na. Pero yung power ng coin slot natin, ayan, nakahang pa rin. So, para sigurado na walang kinalaman yung ano yung coin slot natin. Yeah, napalitan na natin ang SD card. Yeah, subukan natin yung insert money. So, ganun pa rin. Nagki-credit pa rin. Yan. So, ibig sabihin okay yung SD card natin. So, ang gagawin natin ngayon, yung motherboard. First step gagawin natin sa motherboard, reset muna natin. Yan, yung gagawin natin is reset muna natin yung board. Yan, long press 1 minute and then bibitawan na. Yan, naka-reset na yan. Then, testing natin ulit. Yeah, na-reset na po yung board. So, ganun pa rin. Kusang nag-credit. Ito yung sa time natin. Ayan. Itong white. Papunta siya sa pin number 3. So, pag ikabit ito, itong white na to, kusang magki-credit. Kahit dito, kahit naka-unplug pa ito, ayan, so kusang magki-credit. So, ang ginawa ko dito, hiniwalay ko baka grounded and then balik natin. So, pin number 3. Nakabit na natin, then on na natin. So, susubukan natin kung meron pa rin. Ayan, hiwalay na po yan sa, ano, dito. O, baka may grounded. So, ayan na. Oh, hindi na siya nagki-credit. So, ibig sabihin, may problema yung sa wire. Baka mayroong konting grounded lang. Yan, hiniwalay namin. So, okay na siya. So, ganito yung problem. Yan, nagki-credit ulit.
Yan. So nag-credit na po siya. So ganito pag hinahawakan ito. Yan. So nagki-credit po. So, hindi pa natin matukoy kung ito ba talaga yung wire ang problema or yung motherboard. So yan na talaga yung suspect natin kasi yung program natin naka-reflash na po yan. At saka bagong reflash po yan. So ganun pa rin. Pero kung hindi ko hahawakan yung wire, hindi siya magki-credit. Pero pag hinahawakan ko, magki-credit po siya. So ngayon, try na lang natin i-separate ito. Hindi natin isama dito sa mga wires na to. So hiwalay na lang natin kung magki-credit pa rin. So kabit na natin ito. So pag magkabit dito, kasi naka-on yung system natin, so off muna natin yung system bago ito ikabit yung sa coin slot, kasi may tendency po masira po yung piso wifi natin pag naka-on, tapos ikabit natin ito. So off muna natin. Yan, naka-off na, and then kabit na natin yan. Okay. Yan, nakahiwalay na po yung white. So, subukan natin ulit. So ganun pa rin, nagki-credit pa rin. So yung final natin, papalitan yung motherboard. So wala na tayong magagawa dito. Motherboard na talaga yung papalitan natin. So titingnan natin yung sales. So ito na po yung sales natin. Yung sales natin umaabot ng 12,388. Yan po yung sales natin. Kasi estimated ko dito is naka free po sila ng 2 linggo sa loob ng 1 buwan. Yan. And then bubuksan natin ngayon, titingnan natin kung magkano yung sales natin. Bubuksan natin. So minus natin sa 12,388. Siguro yung nandyan is nasa 2,000 or 3,000 lang. Malaki yung na free nila na time. 3,168. Tapos yung sales natin is 12,400. Minus natin sa 3,000 plus. So meron tayong na free na 9,000. 12,000 yung sales. So ito na yung ipapalit natin motherboard. Yan. So ito na yung ikakabit natin dyan. Yan. So ito yung papalit natin. Yan yung papalitan natin. So ito po yung ipapalit natin. So titingnan natin kung gagana na to. Wala na na. So, okay na. Okay, on. Yan. Lagyan na natin ng supply. So, ayan na. So, nakasalt pack na. Okay, titingnan natin kung hindi na mag-credit. Yan. Final na natin yan. Sigurado na yan. Sa ibaba. So problema. Ayan, bago na po yung board natin. Yung ano natin dito, yung wire. So papalitan na natin yung wire. Kasi halos lahat na palitan na natin. So ganun pa rin nag-credit. So ito yung papalit natin. Ayan. So siguro dito sa sakit yung problema niya, kasi nag-trigger ka agad eh. Nagbibigay na siya kaagad ng oras. Nag-credit na. So ito yung papalit natin. Yan, may wirings na. So kabit na lang natin to diretso. So dito tayo sa wirings.
malamang dito yan sa loob, grounded. Oh, yan na yung ipapalit natin. Okay lang yung wirings natin. So, try natin ulit. Puchik. Ano ba yan? Ganun pa rin. Nadala rin yung pag-ampo, ma'am. Sige, mag-ampo nga. Sige, rinig oras. Sao naman eh, ma'am. Oh, gasalig, rapunitag iya. Sige, rin pumaligyag sili. Tag 200 ang kilo sa sili. Okay, hanggang dito na lang yung video natin kasi troubleshoot pa namin to. Imagine, almost 40 units na sa akin na install, pero ito first time pa tong troubleshoot na to. Pag mag-insert money ka, magki-credit. Pasensya muna mga ma'am. Pasensya muna. Mamaya, babalik kami mamaya. Paki-subscribe na lang yung hindi naka-subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo palagi sa next video natin. Maraming salamat po.